Hello everyone! Welcome sa Risa Reacts! Magre-react ako at sasagutin ko na rin ang mga tanong ng mga nagko-comment sa posts dito sa official Facebook page ko. Bago magsimula, don't forget to like this page, facebook.com/ontiverosrisa at pati na rin ang iba kong social media accounts at Ontiveros Risa sa Instagram at Risa Ontiveros sa Twitter at youtube.com/risaontiverosofficial. Okay? Let's start! Comment galing kay Vince. Fieldwork with a vengeance. Iba talaga pakiramdam ng nakakatulong sa hashtag healthy buhay at hanap buhay ng mga SEDP members sa Mindanao. Daghang salamat din, Vince. Nakita kami ni Vince nung mag-mobile clinic sa Agusan del Sur. At super grateful din tayo kasi katuwang natin ang SEDP sa pagbibigay serbisyo sa mga taga-Agusan at Surigao sa Mindanao. Nakakatuwa nga eh, yung isang SEDP staffer ni na Vince ay malapit na yung kabuwanan ng asawa niya nung panahong iyon at naglo-look forward sila na ma-enjoy ang ating 105-day expanded maternity leave. Yay! Okay, hi, Hasmin! Anong edad po ba talaga ang pwedeng makatanggap ng senior pension? Well, batay sa kasalukuyang batas, mga senior citizens, mga nag-eedad na 60 years old pataas, na indigent lamang ang nakakatanggap ng social pension na 500 pesos kada buwan. Kaya naman isinusulong ang Universal Social Pension for Senior Citizens para lahat ng ating mga nakatatanda ay mag-enjoy ng benepisyong ito. At mula 500 pesos, gagawing 1,000 pesos itong pension. Sa aking panukalang batas, mula 60 to 64 years old na indigent at lahat na mga 65 years old and above ay dapat makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan. Ito naman, tanong din mula naman kay Owa Mabel. What's the status of the Universal Pension Law? Marami pa talagang eligible na senior citizens na nasa wait list para makatanggap ng social pension dahil sa kakulangan ng budget. Kaya habang hindi pa nagiging batas ang isinusulong nating Universal Social Pension, ay tinatrabaho natin na kada taon madagdagan ang budget ng DSWD para sa pensyon ng mga nakatatanda. Nakapagpadagdag tayo ng 270 million pesos para sa 2021 budget for social pension at siya rin katumbas na amount para sa 2022 budget para mabawasan ang nasa waitlist at mas marami ang makinabang. Isa pang tanong mula naman kay Fidel, why not make it every month? Tama ka Fidel, ideal nga ang monthly payout. But facing practical realities on the ground, many poor senior citizens find travel costs too prohibitive. Marami sa ating mga kababayan na mas gugustuhin na ang quarterly basis para makatipid sa pamasahe. Tanong din mula kay Mary, paano po mag-process ng solo parents? Pwede po kayong makipag-ugnayan sa local government unit. Mainam kung mapuntahan nyo doon at sure yan na dapat sila ang magpo-process. Ito naman mula kay Ridge. Sen, may tanong po ako sa inyo. Kasi dito sa amin, ang solo parent pinipili lang. Ako, solo parent na walang trabaho dahil sakitin. Ang primary qualification lang po ng solo parent ay ang walang kahalili sa pagtaguyod ng anak. Pwede itong hiwalay sa asawa, byuda, at iba pa. Hindi dapat tinitignan kung nagtatrabaho sa gobyerno o hindi. Ito naman mula kay Santos Erlinda. Sana lahat ng solo parent, hindi yung pag 18 pataas na anak, hindi ka na qualified as a solo parent. May good news ako sa iyo, Erlinda. Sa panukalang batas ko na Expanded Solo Parents Welfare Act, tinaasa ng edad from 18 to 22. Pagsunod po ito sa K-12 na pwedeng 22 years old, nasa college pa. Hi, Rudelyn! Sana nga po matupad kasi sa ibang bansa, mayroong benefits ang mga solo parent.
yes na yes. Tulong-tulong tayong mga solo parents na magsusulong nito hanggang sa maisabatas na. Sa Expanded Solo Parents Welfare Act din, masasabi kong mas maayos ang monitoring para i-check kung tama ang pagsunod sa batas, kaya hari nawa maisabatas na. Sabi naman ni Jocelyn, good news po talaga ito, Sen. Risa. Matagal na po namin itong inaantay, maganda po yung nasa loob ng batas na ito, sana po madali nang maisabatas. Yes, good news talaga pag napasa na ito sa Senado. Gusto ko lang ulitin na sa panukala nating Expanded Solo Parents Welfare Act, kung maisabatas ito, magkakaroon ng monthly cash subsidy ang bawat indigent solo parent, magkakaroon din ng automatic PhilHealth coverage, at last but not the least, magkakaroon din ng apprenticeship program sa TESDA para sa mga eligible solo parents at ating mga anak. Maraming salamat sa lahat ng mga Facebook followers na nag-comment dito sa page ko. Tuloy-tuloy nyo lang ang pag-comment dahil I'm always happy to hear from you all. Again, do click the follow button here on facebook.com/ontiverosrisa at another time sasagutin ko ulit ang mga tanong nyo. Bye everyone! Have a healthy buhay!